mga karakters, magtuturo tayo ng basic editing gamit yung KineMaster for the beginners. No? See you. Let's go! Hello mga karakters. Good day sa inyong lahat. Ituturo natin ngayon ang paggamit ng KineMaster sa mga beginners. Ang paglagay po ng video at audio. Kung wala pa kayong KineMaster, mag-download lang kayo sa Play Store. Yan. Type nyo lang po, KineMaster. At kung makikita nyo yung KineMaster, i-install nyo lang po yung KineMaster doon. At legit po ito na mga na KineMaster dito sa Play Store. At pwedeng-pwede po sa mga beginners na gustong gumamit ng video editing gamit ang KineMaster. Pag once na-install nyo, punta lang kayo doon sa apps nyo, hanapin nyo po yung KineMaster. Pindutin nyo po yung KineMaster. Ayun, lalabas po yung KineMaster. Sa mga KineMaster po na kukuha nyo sa Play Store, nag-request siya ng command ng allow video, allow media file, allow camera, etc. So, allow nyo lang po ng allow. And then, once na-allow nyo na po, makikita nyo yung red button na may plus sign. Ibig sabihin po, magagawa ka ng bagong dyan. Or either, mag-edit ka ng previous project mo. So, pindutin lang po. Makikita nyo project assistant and empty project. Dito tayo sa empty project, guys. Kadalasan po, sa mga nakukuhang KineMaster doon sa Play Store, pipili ka ng scale ng screen mo na gusto mong mag-appear sa video mo, either pang YouTube, etc. or hindi ko lang mga, depende sa scale na makita mo. Dito sa na-purchase ko is unlock na ito kasi kaya automatic nadideliver niya ako dito sa scale na ito na pang YouTube. Dito tayo, paano maglagay ng video. Once umapear na to sa inyo yung screen na ito, makikita nyo po yung media browser, audio, voice, layer. So, pindutin ang media browser, lalabas yung files, hanapin yung mga video na nandun sa yung files. For example, ito pindut ko, camera ko na video. Nakikita mo dito yung mga pictures and then video halo-halo na po. Maglalagay ako ng video ko. Ito, let's say ito. Nag-appear siya and then dadagdagan ko pa isa para mas maganda. Eto. Check nyo lang guys pagkatapos nyo pumili ng video. Pag check nyo, yun. Agad-agad, appear yan doon. Try nyo i-play. And doon, nakikita nyo po yung video at the same time, naririnig nyo yung audio ng video na nilagay nyo. So yun. Itong video guys is na-edit ito. Anong ibig sabihin ng edit? Meaning, nalalagyan ng effects, overlay, at kung ano-ano pa, text. So, once nandyan na yung video nyo, pindutin nyo lang po yung video na nakita nyo, na napili nyo, I mean. Pag pinindut nyo yan, appear yung command, makikita nyo kayo, parang gunting, crop, volume, parang clock, and then, sa baba, meron din siya. Let's say, for example, ito ang gunting, pinindut nyo, ibig sabihin, i-cut nyo yung video, or ititrim nyo yung video. For example, ito. Yung video na to is whole video ko ito, no? Na din nilagay. Example, itututo ko dito sa gitna. Kita nyo tong line na to, guys. Yung line na ito. Ayan. Sa gitna siya. Meaning, pag pinindot kong trim to the left, yung video sa left, yung mawala. Let's try. Trim to the left, nawala yung video sa left. So, ibalik ko. Igit na ulit. Trim to the right. Mawala yung video sa right. So, yun. Yung purpose nun. I-check nyo lang siya. Yun na yun. Automatic na yun. Nawala. So, balik ko guys ha. So, yun. Yun ang purpose nun. Split naman is to split the video. Nag-split siya. Hindi siya naputol pero hindi siya na wala yung both side ng video pero na-split mo lang yung dalawa into two partition. Check nyo lang. Split yan. What is the purpose of split? Is to make some editing and
in a portion na gusto mong i-edit. At the same time, maglagay ka rin ng make some transitions in between the video na kinat mo. So, tala mo na ituturo ko yung purpose ng cropping is to zoom. Dito mo na zoom yung video na gusto mong piliin portion area o yan, katulad yan. Zoom mo yan. Pag pinindot mo yan, mag-zoom yan, automatic, check nyo lang. Zoom siya. The whole video, ganyan lang yung, zoom. Pero kung isang side lang yung zoom mo, pinindot mo yan, at pinindot mong crop, at dito lang sa may taas ng i-zoom mo, ito lang side yung mag-zoom sa starting point. Check nyo, at yan lang mag-zoom. Babalik yan doon, pababa. Yan. Pero kung i-zoom nyo, ito lang sa end position. Ito lang mag-zoom sa end position. Check nyo lang. Let's say yung play nyo. Yan. Mag-zoom yung end position niya. Yan. So, yun yung purpose ng cropping ng video na yon, ng command ng cropping na yon. Ito naman is volume up, volume down, nawala yung tonos, nawala yung volume background, nabibigyan ng mataas na volume background yung video na nilagay nyo. Check nyo lang once napili nyo, check nyo lang yan. And then ito naman is clip graphics, meaning basic tiles, maglagay ka ng text mo, yan. Lagay ka ng text phrase, say, pili tayo, yan, lagay tayo, kain master. Okay nyo lang. And then second tutorial. And then okay nyo lang. Lalabas yun doon, Kind Master tutorial. Check nyo lang. Ayan. Lalabas yun doon, guys. So yun. Ang other command is ito mga itong clock speed yan, nung mas speed mo yung video niya, mabilis or hindi. Check nyo lang kung napili nyo. Ito naman is ang color filter niya. Yan. Depende sa inyo kung anong mapili nyo. Check nyo lang kung mapili nyo. Ito naman is adjustment ng video nyo. Either yung clarity ng video nyo, brightness. Then, yung clarity niya. Check nyo lang kung napili nyo. Check nyo lang siya. Ito naman is yung parang cinematic yung dating niya. Check nyo lang kung mapili siya. Depende sa'yo kung anong gusto mong trip sa video. So yun. Yun muna yung basic na tuturo ko sa inyo sa paglagay ng video. Paano maglagay ng audio? Ito lang guys. Pindot audio lang. Pili kayo dito ng mga audio na nakalagay sa inyo. Nandito rin yung mga songs mo sa cellphone. Meron din mga store sila dito na mapipilian. Kagaya nito yan. May mga free. May mga bayad. So, pindutin nyo lang siya. Download. And then installing assets. Once na-install dyan, balik ka dun. Then, andun na yun. Hanapin mo lang siya, no? Spring or ano yan, Dance With Me, Can Get Away, na yun, like, Truth Hurts, example. And then, pili ka lang, i-plus sign. Pag dinagdag mo yung music niya is, pindot lang ng plus sign. Yun, automatic appear siya dito. Check nyo lang guys. Then play. Try nyo play. Paano tanggalin yung video ng audio ng video na download nyo? Kasi mas maganda nakirinig yung music na nilagay nyo kaysa sa background ng video nyo. So ito lang, pindutin lang video. Volume down. Depende sa gusto nyong volume niya, marinig niya. Depende sa gusto mo. Either pwede dito, 5% naman yan. Madalasan sa akin, nilagyan ko lang 0 pag mga ganito mga video. So, check nyo lang. Let's play. So, wala ka nang narinig na
sound sa video niya, no? Narinig mo na lang is music and then na video na din nilagay mo. So yun guys, na i-split din to into two parts. And then ma-split mo trim to the left. Ma-trim mo rin siya to the right. Iyo kung anong gusto mo. And then check mo lang. So yun guys, no. For the meantime, ito lang muna turo ko sa inyo. Sa mga beginners na gustong gumamit ng KineMaster. Sa sunod po is dadagdagan natin ng paano maglagay ng effects, overlay, text, etc. And then lahat ng mga graphics na pwede mailagay dito sa video is ituturo naman natin sa sunod. So guys, ito lang muna at pagkatapos yung gumawa ito, back nyo lang. Yan, automatic nandun yung video nyo. Pwede nyo siyang i-play. I-play nyo siya ganun. Yan. Or pwede nyo siya dito putin for edit ulit. So guys, yun. Ganun lang po kasimple gumamit ng KineMaster po. See you sa next tutorial mga ka-rockers. Please subscribe and like na po sa aking channel. And thank you. See you again.